Illegal na ang nag-aalok ng COVID-19 vaccines online, nagpanggap ang nurse ang isang babae para makumbinse ang mga binibentahan. Pero ang nurse na ginagamit niya ang pangalan ang mismong nambisto sa kanyang illegal na operasyon. Nakatutok si Jonathan Andal. Entrapment operation ito laban sa isang babaeng nagpapanggap na nurse para makabenta umano ng bakuna kontra COVID-19. Nang tanggapin na niya ang mark money. Oh, ma'am, itang gagalaw ha. Kinakasuhan ka namin para sa identity theft ha. Mga pulis kami ha. Ano pangalan mo? Kinilala ng pulisya ang suspect na si Michelle Parajes, 35 anyos, dating kasambahay. Pero nagpapakilala siyang si Dayrila Esteban at isa raw siyang nurse. Ang hindi niya alam ang katransaksyon niya sa entrapment operation, ang totoong Dayrila Esteban na isang lisensyadong nurse. Ako po si Dayrila Esteban. Ha? Kumama ka sa amin. Paano manas kami ikaw ako? Ayon kay Esteban, pati PRC ID niya na in-upload niya noon sa social media, ginamit din ang suspect sa modus. Kung ano yung blinner ko doon sa pinost ko sa Facebook, same as yung sinend niya. Hindi na ako magpo-post sa Facebook publicly kasi maaari pala, especially mga documentation ko or IDs. Halagang 2,000 piso kada vial ang inaalok niyang bakuna. 56 vials ang in-order sa kanya ng mga pulis para sa entrapment operation, pero walang nakuha sa kanya ni isang vial ng bakuna. Parang nagkuha lang ito ng fraud, isang style na modus ng mga nanggagancho. Lahat daw ng bakuna ay meron siya kasi marami daw siyang contact ng mga hospital na pwede pong magbigay sa kanya. Bukod sa suspect, na aresto rin ang kanyang live-in partner na si Angelo Bunganay na kasama niya nang mahuli sa entrapment operation. Wala raw alam ang lalaki sa modus ng kinakasama, pero ang babaeng suspect umamin sa krimen. May problema kasi ako yung mama ko, may sakit sa puso. Tapos ako, buntis ako ngayon, ma'am. Kaya nawalan ako ng trabaho. Hinihingi ko lang na sana mapatawad mo ako. From hindi ko na talaga uulitin ng ganito. Papapatawad mo siya? O naman, pero itutuloy ko po yung reklamong swindling at identity theft sa ilalim ng cybercrime law ang posibleng kaharapin ng mga suspect. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.